Kamusta mga kamay? Welcome back to my YouTube channel. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung paano gumawa ng accurate at malinis na sketch. Sa mga nakaraang video natin, naturo ko na kung paano mag-grid method at mag-freehand. Ito yung mga technique na pwedeng makatulong sa atin sa pagdodrawing ng tamang proportion. So yung ituturo ko naman ngayon ay kung paano yung actual na pag-sketch o ano yung mga tamang practice para maging malinis at tama lagi yung sketch natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong video. Simulan natin sa isang warm-up exercise. Kumuha ng isang lapis at isang scratch paper. Ang unang step ay guguhit tayo ng tuloy-tuloy sa kahit anong shape. Pabilog, pahaba, pazigzag, ikaw na bahala. Tapos back and forth papuntang kanan at papuntang kaliwa. Sa warm-up na to, maa-activate na agad yung kamay natin para maging ready sa pagguhit. Gawin mo lang to lagi ng 3 minutes hanggang 5 minutes bago mag-drawing. Marami kasi sa atin na pagkagising drawing agad, sketch agad. So minsan yung kamay natin nalalamig pa, hindi pa ready. Tumutunog-tunog pa yung buto. So, may chance na mabawasan yung accuracy. Kailangan din talaga natin ng tamang routine at disiplina. Tara, simulan na natin mag-sketch gamit ang 3H pencil. Ito yung lapis na madalas kong gamitin sa una. Madali lang itong burahin pag nagkakamali. At importante din na aralin natin yung tamang paghawak sa lapis. Pag sa bandang gitna ka nakahawak, mas makokontrol mo yung pagguhit mo. Madali ka rin makakapag-adjust kung gusto mong diinan o gaanan yung pagguhit. At kung sa malapit sa tasa ka naman hahawak, magiging madiin yung pagguhit mo at maliit yung movements. Ayan, so dahil alam na natin ngayon kung paano yung tamang paghawak ng lapis, dito naman tayo sa tamang pagguhit. Observe nyo lang mabuti. So tapos na tayo sa unang layer ng pag-sketch. Dito pwede natin i-double check sa reference kung may mali sa proportion. So mas makikita natin yan pag in-enhance na natin yung sketch. Gamit tayo ng 2B mechanical pencil. Ayan, panibagong sketch ulit tayo pero hindi na natin isasama sa pag-enhance yung mga mali na makikita natin. Ayan, focus lang ulit tayo, panoorin nyo lang mga kamay. Thank you.
Ito, patapos na tayo mga kamay. Sana nakatulong sa inyo yung mga tinuro ko ngayon. Comment down below para sa mga request nyo na tutorial. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.